Lisa, sinong bisita mo? Miss Sandra, this is my father, Juancho Laureano. Oh. Hello, sir. Yes. Hello. Hi. Dad, Miss Sandra Tan of YTC, my boss. Of course. Sa'yo ko lang naman nalaman ang pangalan niya. Dad. Anak, binisita kita dito. I want to make sure na hindi peke itong kumpanya nagtatrabahoan mo. I understand. Hindi ka lang siguro sanay sa mga katulad ko na silent player. Silent player? Dad, I believe may meeting ka pa. Samahan na kita. Happy birthday, Lola! Maraming salamat, mga apo! Ganda naman ito. Bakit sa akin? Opo! Salamat, mga apo. Happy birthday! Thank you very much sa inyong lahat. Alam mo, ngayon lang talaga ako naka-experience ng ganitong kasayahan. Kasi lahat naman kayo eh, one family na tayo. Para sa reyna ng tagpuan, oh! Happy Bagets birthday, Mami na! Mahal na mahal ka namin! Happy birthday! Bukas ang loob mo na magpapatawad kahit na matagal. Thank you for the love, Mom. Happy birthday, Lola! Maraming salamat, mga apo ko! Oh, Mona, may problema ba? May iyak ka? Ay, naku, wala ho. May naalala lang ho ako yung taong miss na miss ko, tsaka mahal na mahal ko ho. Kasi nung birthday niya, ganyan-ganyan din ho eh. Eh, pero wag ho kayo mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Okay ka lang, sigurado? Oo. Happy birthday ho. Salamat. Halika, kain ka. Sige lang ho. Thank you. Kain kayo dyan, ha? Okay, thank you. Ilang sunod-sunod na pagpatayang na itala ng pulisya na nangyari sa buong magdamag. Karamihan ay mga lalaki na tatagpuan sa bakanting lote at masusukal na lugar. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman ang bawat isa sa mga naunang naibalitang pagpatay. Marami lang po ay ang sinira ng hodo natin, Agent Summer. Kasama na dyan ang buhay ni Director Jose. Mananahimik ka na lang ba? Dahil kung ako sa'yo, babalik ako sa servisyo para maprotektahan ko sila. Ikaw ba sigurado ka na sa desisyon mo? Yes, sir. Kung nandito si Jose, wala siyang ibang kukunin para tapusin ang kasong ito. Kundi ikaw rin. Pero, Agent Sakay, alam mo naman na ang trabahong ito, hindi po pwedeng sabihin na kahit ano sa pamilya mo, kahit sa asawa mo. At aasahan ko sa iyan. Yes, sir. Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi proteksyonan ng pamilya ko. Ngayon may asawa na ako. Kapatid ko, mga kaibigan ko, at ang bayang ito, laban sa mga masasamang loob katulad ng Odonata. Gagawin ko ang lahat, sir, para sa kabubuti ng lahat. Ang main objective natin, malaman natin kung sino ang uno ng Odonata at kung sino yung mga kasabwat niya. As you can see, matagal-tagal na namin tinitrace ang mga nakakainkwentrong miyembro ng Odonata. Pero palagi kaming dead-end agent sa akin. Kaya kailangan magkaroon tayo ng mga malilinaw na ebidensya. At hanggat maaari, ma-intercept natin ang mga transaksyon ng Odonata along the way. At itong si Mona Bulalayaw, hindi tayo sigurado kung mapapagkatiwalaan natin ito siya. Bakit siya sinusundan? Eh siya ba'y biktima o siya'y kasabwat? Meron ho siyang utang dun sa amo niya. Nagkagulo sila sa sabong. Hindi ako naniniwala na miyembro ng Odonata si Mona. Agent Sakay, minsan nagtrabaho. It
itong si Mona kay Supapi. At ngayon naman, bakit siya hinahanap ng mga ito? Mahirap magtiwala eh dyan. Kinakailangan alamin mo lahat ng makukuha mo tungkol dito kay Mona Bulalayaos. Sa kagustuhan ko na maging okay kami, nakalimutan ko na nasasaktan pa pala si Mona. I suddenly realized, hindi ko siya nabigyan ng oras to grieve. I was being selfish, Oyo. Tuwing naalala niya si Mamila, tuwing naalala niya ang tagpuan, nasasaktan pa rin si Mona. At kasalanan ko yun, Oyo. Nag-cause ako ng sobrang pain sa kanya. Kaya hindi ko pwedeng i-demand na maging okay kami. Kahit na mahal ko siya. Nung nakita ko na umiyak siya ulit kanina, suddenly, naintindihan ko, Oyo, kung bakit hindi pa niya ako pwedeng tanggapin ulit. Hindi dahil lang sinabi niya. Dahil nakita ko at naalala ko na ako pala ang dahilan sa lahat ng kalungkutan niya. Bagong-bago yan, makikita mo. Ganun lang ako kagaling magtahi eh. Sige, salamat, Ali Lena. Ling! Oh, Ling! Pansit! Litsyong manok! Ling, alam mo naman na magluluto ako ng hapunan natin. Bumili ka pa niyan? Ang mahal-mahal pa niyan! Hindi ko binili ito. Palato lang. Nanalo si boss sa sabong. Sabong? Sabong? Oo, pero hindi ako nagsabong. Si boss lang nga eh. Binigyan na ako ng balato. Tsaka, libangan lang. Libangan talaga ha? Oo naman. Nakipagkita ako sa'yo dito kasi gusto kong malaman mo na ikaw at yung pamilya mo delikado. Teka, teka lang ha. Dahil ba ito dun sa yung laban na naganap sa tauhan ni Supapi? Saan mo naman nalaman yan? Sa pulis ba? Yung mga humahabol sa'yo, hindi lang sila basta tauhan ng dati mong amo. Mga miyembro sila ng sindikato. Sindikato? Isang malaking sindikato. Eh, di delikado yung buhay namin in the banks! Si Supapi, may sindikato? Taga-sindikato o miyembro ng sindikato? Ano ba? Kasi, ano eh, naguguluhan ako eh. Yung ganyang impormasyon, saan mo ba nalalaman yan? Papaliwanag namin sa'yo. Sino naman to? Si Jacinto. Kasamahan ko. Maraming tao, sir. Hindi basta-basta malapitan. Basta magbantay ka. At huwag na huwag mawawala sa paningin mo yung Mona Bulalayaw na yan. Opo, sir. Nakabantay na po ako. Pero wala pa siya. Sige. Siguraduhin mo. At huwag lalampas ang gabing ito na hindi mo siya matatala sa akin. Sino ba talaga kayo? Isang grupo kami ng mga tumutugis sa mga masasamang tao. Tulad ng sindikato mong dati mong amo. Hinahanap nyo, hinahunting ninyo si Mr. Supapi? Mga smuggler sila. Ito yung mga pinapasok nila sa bansa. Drugs. Kung ano-anong epektos. Kaya, Ms. Bulalayaw, kung maialam ka tungkol sa mga illegal na gawain ni Mr. Supapi, kailangan namin malaman. Paano ko nga malalaman? Eh, hindi naman ako kasabwat! Ms. Bulalayaw, naninigurado lang kami. Nag-aalaga ako ng manok. Ako umaasikaso ng Supapi Pits. Tsaka naging kristo niya ako dati. Yun lang! Baka lang meron kang naaalala tungkol kay Supapi. Baka mamaisip mo, yun lang. Alala ko lang kay Supapi. Didispatsahin ka niya pag hindi ka na niya kailangan. Di ba tayo nagsisimula kung panalo ka lang? Masaya lang, Mr. Supapi. Nakita ko na kasi yung babaeng hinahanap ni Lim. Yun bang babaeng tumangay
ng mga diamante mo. Ako, alam ko kung nasaan siya. Kung ganun, unahan na lang pala tayo sa paghahanap sa mga diamante. At kung sino sa atin ang babalatuhan ni Ulo. Huwag masyadong matapang ang dila. Talunin mo muna ako dito. Baka sakaling magtuloy-tuloy ang swerte mo, magkaroon ka ng pagkakataong kay Mona. Wala ka bang ibang alam na kailangan niya sa'yo? Maliban sa utak, wala. Naninigurado lang ako doon. Sabi mo nga, malupit siya. Hindi nagpapatawad pag hindi ka na lang kailangan. Mag-ingat ka doon. Hi, mahal. Pauwi ka na ba? Meron pa kaming tinatapos sa trabaho ni Mona eh. Pero, pauwi na rin ako. Minsan, hindi ko talaga maintindihan si Tol eh. Kasi hindi niya ako sinama sa lakad nila ni Mona. Si Mona ba talaga best friend niya? Chot, baka gusto lang ni Leo na makapagpahinga ka. Sinungaling ka kay Lisa? Hindi niya ba alam to? Hindi. Alam niya to. Oh. Alam, pero hindi niya pa alam yung pagbalik ko sa serbisyo. Na nandun na ako sa grupo uli. Pero siyempre, sasabihin ko sa kanya, Tol. Tatiming lang ako. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Oo, Tol. Katunayan, Tol. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit kanino, hindi mo pwedeng sabihin. Magtiwala ka sa amin ng grupo. Mona, para sa'yo yung ginagawa namin. Ay, mahal. Mahal. Ang ganda naman ng ginawa mo. Ang ganda. Para sa'yo. Oh, thank you. Ang tindi naman nito. Parang anniversary na. Parang hindi monthly. By the way, how's work? Siguradong pagod na pagod kayo ni Mona. Mahal, ayokong gabi-gabing nag-aalala kung uuwi ka ba sa amin ng buhay o hindi. Eh, hindi ko makakayanan kung may mangyayari sa'yo. Mahal? Mahal, are you okay? Oo, okay ako na. Huwag mo akong alalahanin na. Naisip ko lang, late ako, tapos nag-ayos ka sa susunod. Susunod mo muna akong antayin. Matulog ka na, magpahinga ka na. Mahal, hindi naman pwede yun. Mas gugustuhin ko na alam ko na nanggaling kayo ni Mona sa kliyente kesa sa hindi ko alam kung makakauwi ka ba dahil may iniimbestigahan kayo. I mean, yung sa dati mong trabaho. Hindi ko mabibigay ang hiling mo na proteksyonan si Mona. Pero, Director, delikado ang buhay ni Mona kay Supapi. Kung wala siyang alam kay Supapi, at kaya siya inahabol. Dahil sa personal niyang atraso, hindi pwedeng gamitin ang samahan. Naproteksyonan siya. Agent Sakay. Pero hindi ko kailangan natin siya babayaan. Mag-focus tayo sa pagsunod kay Supapi at yan ang magli-lead sa atin. Sa misyon. Tatapusin ko ang misyon na to at sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng lahat at kaligtasan ng kaibigan ko. Pipirmahan ko na yung kontrata. Lilinisin po namin yan. Nasaan yung mga nilang kumusta, Supapi? Ngayon! Parang kinabahan ako. Gusto mo tubig? Naisip ko si Mona. No, I'm fine. Si Mona?
Tol? Tol, pinasok kami sa bahay! Ha? Pupunta ako dyan. I-alerto rin yung pulis. Ay, mahal, bakit? Anong nangyari? Sila muna, pinasok daw yung bahay nila eh. Ano? Oo. Sandali, sasama ako! Ay, hindi na. Dito ka na lang, mahal. Hindi ako mapapakali. Sasama ako. Naghanap ka pa ng kasama. Tapos hahangap ka sa akin ng palpak. Sensya na, boss. Hindi ko kailangan ng pasensya. Ang kailangan ko ay si Mona. Kaya huwag kayong babalik hanggang hindi niyo dinadala sa akin sa Estrella ang babaeng yon. Yes, boss.